Rizal Memorial College's Broadcasting Corporation. 88.3, Radio 1, the home city, serving the interests of the Filipino people. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views, opinions, and conclusion expressed in this program are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the station. Listener discretion is advised. At magandang umaga. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Kumusta po? Kumusta mga kababayan po natin? Kumusta ang ating mga kababayan na patuloy pong nakamonitor dito na rin po sa ating live mga kabyan. At syempre ngayon pong araw ay araw po ng Martes, sa Ashiti po ng September mga kabyan po natin. Kumusta ang ating mga masugid at patuloy na naka-monitor dito po sa programang Tinig ng Bayan. At syempre sa lahat din po ng ating mga patuloy na nanonood sa ating live mga kabayan sa ating pong YouTube sa YouTube at saka sa Facebook or sa Facebook account ng Tinig ng Bayan. Kumusta po ang inyo pong araw ngayon? Medyo makulimlim. Kailangan din po nating mag-ingat at kailangan din po nating syempre kapag kayo po ay lalabas, may mga porsyon na kung saan ay itong ambon na mga kabyan. Dahil kapag kayo po ay lumabas at hindi po kayo nagdala ng inyong pong mga supporter or yung pong tinatawag nating mga payong, pag-uwi po ninyo, baka kayo po ay magkaroon ng COVID or sintomas ng COVID-19. At alam po ninyo mga kababayan, ito po ang ating pong pag-uusapan. Itong 2022 election mga kababayan po natin. Kung makita po natin na mga kababayan po natin, mag-uumpisa na ang bakbakan sa politika. Bakit nasabi nating mag-uumpisa ang bakbakan sa pamumulitika mga kabyan? Dahil kung titingnan po natin kung ating susuriin mga kababayan po natin, si Governor Suharto, si Governor Ismael Toto Mangondadato, mga kabyan, umpisa na pong maglibot at magikot sa area ng Sultan Kudarat kasama ang kanya pong may bahay na si Miss Sharipa Akil. Marami pong mga katanungan na ito ba ay totoong tatakbo itong si Miss Sharipa Akil sa area ng Sultan Kudarat sa isang posisyon na kung saan ay tinatawag nating congressman ng First District. Kapag ito po ay tatakbo bilang isang congressman mga kabyan, at kung wala man sanang plano nitong si Ms. Sharipa Akil, mga kabyan, hindi sana nag-iikot, pero nakipag-coordinate na po ito kay Mayor Lino Montilla. Kung makikita natin sa isang Facebook account ni Vice Mayor ni Mayor Lino Montilla, mga kabyan, ay nagpapakita na itong si Miss Sharipa Akil at ang kanyang may bahay na si Toto Mangondadato ay nakipagkita sa mismong tanggapan mga kabyan
Marahil ang napag-usapan ay itong darating na 2022 election. Makapal talaga ang muka ni ano? Makapal talaga ang muka ni nitong si Ismael Tuto Mangudadato or itong congressman ng isa sa diyan sa may Maguindanao by talagang ano ito, pakapalan na lang ng muka. Pakapalan na lang ba ito ng muka congressman Tuto Mangudadato na kung taan ay titignan natin na isarili nga ninyong lugar noong kayo po ay naggobernador o kayo po ay nandyan ngayon, dapat yan ang atupagin ninyo. Diba? Kung ang sariling mismong lugar, bayan or probinsya or distrito na hinawakan ni Congressman Tuto Ismael Mangudadato, mga kabyan, ay wala kang makitang mga programa, aba, gusto pang pumasok sa Sultan Kudarat. Ano kaya, no? Ano kaya ang purpose at ano ang plano na kung sakali mang tatakbo nga ang kanya pong may bahay dito sa Sultan Kudarat 1st District. Bye, good morning sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa ating Facebook live at sa ating YouTube channel Tinig ng Bayan. Maraming mga agam-agam, maraming mga katanungan ang nagtatanong. Ano daw ang kayang gawin ni Miss Sharipa Akil, mga kabyan, hindi naman ito politiko. Kung si Miss Sharipa Akil ay nagtuon sa kanyang kung nagtuon lang ito sa kanyang naging naging papel. Noong ito ay naging kwan po natin sa Miss Asia Pacific. By ang gandang mga opera, magiging artista, ipinagpalit, mga kabyan, itong kanyang position ngayon sa pagiging may bahay ng ating pagiging may bahay ni Congressman Ismael Tuto Mangudadato. Baya, talaga nga naman, no? Dapat nagtuon ka na lang. Good morning kay Kagawad Imelda Pasawilan at Bots Guerrero at sa kay Ninang Ibon Peralta Mariano at sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Alam po ninyo, mga kabyan, alam po ninyo, itong pagpunta, mga kababayan po natin, pagpunta ni Ismael Tuto Mangudadato kay Mayor Lino Montilla, totoo kaya yung agam-agam na isa sa mga Montilla ay magiging vice governor ng Sultan Kudarat? Magiging kontra partido, mga kabyan? Tanong lamang po natin, dahil yan po ay agam-agam at katanungan ng ating mga kababayan na lumalabas ngayon, mga kababayan po natin, na ang magiging congressman ay si Miss Sharipa Akil at ang vice governor, mga kabyan, sa lalawigan ng Sultan Kudarat ay itong si former mayor Lina Montilla ng Tacoronga. Ba, talagang napaka-kwan po, mga kabyan po natin. Napaka-lupit, mga kababayan.
At syempre, sa lahat din po ng ating mga kababayan dito po sa area po ng Lambayog, Sultan Kudarat, good morning. Okay. Tignan po natin yung pong mga kwan po. Makikita po natin yung pong itong tinatawag nating larawan kung saan mga kabiyan itong pagbisita ni Congressman Ismael Toto Maudadato sa tanggapan mga kabiyan ni Mayor Lino Montillanac Tacoron. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 7:18 na po ng umaga. At ang oras na yan ay atin po sa inyo ng atin pong mga senador, Senador Villanueva at Wing Gatchalian. Kung gusto po ninyo ng senador kung saan ay talagang serbisyo ang kayang ibigay, mga kabiyan, Wing Gatchalian at Senador Villanueva. Oras po at syempre salamat din po ng ating mga kababayan dyan sa may area po mga kabiyan ng Isulan. Sana ay may mga nanonood din sa atin mga kabiyan. Maraming pong salamat. Okay. Ang update kwan po natin sa COVID-19 sa buong bansa mga kabiyan na talagang pumalo na mga kabiyan, ha? Pumalo mga kabiyan, ha? Sana napaka-kwan po, mga kababayan po natin. Ang ibang ating mga kwan po, ha? Yung sa ibang iba't ibang mga lugar ay hinihikayat ng ating pong pamahalaan na patuloy nating suportahan ang bakuna kontra COVID-19 mga kabiyan. Dahil po sa iba't ibang mga lugar ay nagpa mga kabiyan po natin nagpapatuloy ang tinatawag po nating vaccination sa bawat area. Kasi sa iba't ibang mga lugar ay isinusulong na ngayon mga kabiyan, ha? May mga isinusulong ng ating mga senador at iba pang po natin na kailangan na rin bakunahan ng mga kabataan. Pero kung sa atin ay pwede, wag na lang muna mga kabataan. Update COVID-19 cases po natin sa buong bansa ay mula noong September 5 ay ang ating mga confirmed na po ay umaabot sa 20,100 mga kabiyan. At ang ating mga nasa namatay sa buong Pilipinas ay umabot na rin ng 173 mga kabiyan. 19 mga kababayan po natin. Good morning kay Alfonso Guerrero. At ganoon din kay Beryong Abilera, good morning. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig kahit sa konting oras mga kababayan po natin. Kaya't inulit po natin na sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ang Diyos ang mapagpala sa inyo pong lahat, mga kababayan po natin na patuloy na nakamonitor. Kinukuha pa rin po natin, ha, kung bakit 30 minutos, kinukuha pa rin po natin yung oras po natin sa himpilan upang magtugma pa rin po mga kabiyan.
At maraming salamat at magandang umaga, South Central Mindanao.